Pero nabigay yung tinker ni Carl Rain. Yan, sinasabi natin. Pero Dragonite din naman, napick ng TNC. Pero kanina, maganda pa rin yung performance naman ni Ermel. 12 minutes naman nakuha niya yung kanyang Desolator. Kaso nga nang medyo natagalan, yung kanyang Blink Dagger, 17 minutes siya pa nakuha. Pero eto lang ha, pag natalo, lower bracket. Wala pa namang uwian, wala pa namang laglagan yung mangyayari dito. So yung mananalo dito, po-proceed sa next round. And then yung aantay nila yung mananalo dun sa Fnatic Geek Fam. And then the loser Fnatic Geek Fam will wait for the loser of this match, double elimination bracket, and you know the drill. Pero ito, tama rin naman yung pick dito ng Dragonite. Tingin ko dapat di na pala binibigay kay Nando yan. Napakagandang standing rin yung nakuha kanina ni Nando. Di siya namatay, 12-0-18, naging tama dun sa General. Sabi ko, di siya mamamatay hanggat di natatapos ang laban. So shoutout nga pala sa'yo, Calbs. Ayan. So mga nagpapa-shoutout dyan sa inyo guys, delay po kami ng 2 minutes. Anti-stream snipe lang po kasi nasa lobby po kami. Kami yung official kami yung inyong official Filipino broadcast ng Dream League Season 9. All right. So ayan. Tingnan natin dito. Uy, nag-Rubik yung Exes. Sila na yung Rubik ngayon. Diyos ko. Pero open pa dito yung Disruptor ni Coco. Disruptor WD. May save na naman ba? Wait na, sinusulat ko lang. Tingnan mo. I think I have to give it to Yaj. Yaj, Kimo, and Grimto. Tato sila eh. Malapit nang mamatay kanina yung OD na Babaro Strike. Diba? Tapos malapit nang mamatay kanina si Nando. May nag-blink in si Kimo. Abatos combo. So, palag-palag talaga. So, kita mo naman, sobra na kanilang daming disable. Yung item choice pa nga nang pinakita na execution, ang gaganda rin, meron silang halberd, sobrang dami nilang four staff. Kumbaga, napahirapan din doon yung TNC kasi grabe yung micro na pinapakita nila na so, pag once na nag-commit yung TNC into a teamfight, grabe yung nangyayari, sobrang tagal ng clash. Kahit nga mag-isa lang, kung tutusin nga, dalawa nga lang sila doon noong una, diba? So, sobrang tagal ng clash, punta na agad yung mga ibang teams pa dito na yung ibang players dito na execution saka yung IO pick rin siguro kanina. Maganda sana na meron naman nagbibigay ng sustain. Kaso nga lang, maganda rin naman yung pinapakita niya mga relocate. Kaso nga lang, dun sa game na yun, once na mamatay rin siya. Nadadali din siya. Sobrang hirap na para agad sa TNC. So sabi dito ni Pecto, sabi nga ni OD Pixel at Fogged, experiment draft lang daw ang ginagawa ng TNC. So it may totoo ba? Yun yung magiging tanong dun. And for game number 2, can TNC force game number 3 or Execration will close out the series 2-0? Titingnan natin. Fourth pick ng Exe. Clockwork, Tinker, Rubik. Kanina din siguro napansin ko kay Kuko yung Rubik niya. Sanity si Clips na yung nakuha na matinong skill. Di nakakuha ng Epicenter. And Jack Hero. More on lockdown yung kuya natin dito. Execration. So basic na basic lang. Pero eto, TNC Tidehunter. Oh, clockwork ni Yaj. Nag-aalangan ako dito sa Carl na Tinker. Eto yung nakakuha ng isang game against Mineski. So if it can do that much damage to Mineski, how much more TNC? Naantay na lang rin natin dito yung hero ni pwedeng kay Raven or Armel. Pwede naman na dito naman sa execution para na talaga kay Nando yung naantay natin. Yep. Pero shoutout pala dyan kay Ate Bem na asawa ni Kimo na nanonood rin ngayon saka sa anak niyang si Simang. Final ban. Pwede pa sila mag-ban dito. I think, TNC. Ayun, Gyro ulit. Comfort Gyro hero ulit. Kasi ni Raven eh. So for TNC, their final ban as well. Carry, isang carry. Phantom Lancer. Phantom Lancer, Tinker na combo. Para feel ko, di pa natatalo sa Exe yun eh. Phantom Lancer, Tinker. Ginamit na nila yun sa Geek Fam. Ginamit na nila sa Mineski.
TNC, pwede pang kumuha ng Spectre. No. Para naman kay Tinker. Mm-hmm. Pwede rin namang Lycan. Ay, wala na palang Lycan. Uy, Faceless Void. TNC. Luna. Eto, Luna. Para dito sa Exia, yung clockwork, magkoconnect lahat ng hookshot. Pupuguin nila yung TNC sobra. Pero yun yung tanong. Pero dito naman sa TNC, yung draft naman nila ngayon, tingin ko mas okay ito kaysa dun sa first draft nila. Kasi maganda ngayon na meron na silang mga pang-disable. Nakita naman natin meron silang Sand King, meron silang Disruptor. At saka yung Tidehunter, di na ganun masyadong mapapahirapan dun sa lane niya. Kaya niya mag-sustain mag-isa at pwedeng-pwede naman siya mag-rotate sa jungle na lang. Kung hindi niya kayanan ulit yung lane na ipapakita dito, na ibibigay dito na execution. So ito for TNC. Para sa kanila dito, may time limit. If hindi nila ma-close out itong game number 2 na to within a specific time na ma-reach ni Terrorblade yung kanyang peak items and yung Tinker, tapos sila dito. Yun yung masasabi ko. Kasi pagdating ng late game, Luna lang yung pwede nilang asahan dito eh. Meron pa rin naman Dragon Knight. Kaso nga lang, kung gusto mo magpakasigurado, wag mo na ibigay yun wag para sa Terrorblade. Yun, oh, wag mo na ibigay yun. At Terrorblade Tinker yan. Yep. Pero para kay Kimo mukhang napakasaya ng larong ito. Sobrang dami niya makukuha na skills dito. Ravage, Eclipse, Static Storm, Epicenter. Diba? Whew! Pero Malaga. Yung pick rin naman ng Jakiro, magka-complement din naman nila sa kanila. Kung gusto naman nila na mag-high ground, kung gusto nga nila kumuha ng push dito, pwede sila makipagsabayan dun sa Riven. So eto na, TNC. Can they force game number 3? Or i-close out na ng execution yung series na ito at 2-0 and tuluyang ilaglag yung TNC sa lower bracket. So again, lower bracket, no? Lower bracket pa naman, wala pa namang uuwi. Ayun din, wala pang magpapaalam. Check. May post GLHF. Tingnan natin to. So, shoutout nga pala sa mga nanonood sa atin dyan. Yeah, magsasabi, invo daw. Pero, KWF5. Yan. Pakilala ka dati, simulan mo na sa TNC Rain. Si Kuko sa kanyang Disruptor, si Tim sa kanyang Sand King, si Armel sa kanyang Dragon Knight, si Raven sa kanyang Luna, si Sam isa man sa kanyang Tidehunter, pero ito isang maaga na smoke para sa TNC. And for execution naman, Kimo sa kanyang Rubik, Nando Terrorblade, Carl Tinker, Grimms Jakiro, and Yaj in his clockwork. Para dito sa TNC, if they could force a game 3, they should probably close out the series with a reverse sweep. Kasi pag hindi nila i-close out yung series, yun talaga yun. So, ibigay na lang sa execution. Naglalaro na ba si Santino? Yes po. Kakanood niya lang raw kasi. Ayan. Teams, sama-sama jutsu sila dito. Kanina, game number 1, 5 sila nag-antay dito sa may high ground para kunin si Sam H. I think that was game 1, puro Sam H. Sam H lang yung target nila early on. So again, shoutout nga pala kay Calbs. Para kay Carl. Di nun, yun na. But I think for both teams, dalawa-dalawa naman. Tagdalawa yung mid lane. So that's going to be a Tinker versus DK on the mid lane. And dito na, nag-aantay si Yaj para mag-pull out ng creep wave. Basic na basic. Yan nga yung ginawa easy niya. Pero level 2 talaga. Kita mo yung ginawa dito ng TNC. Tinapatan naman nila yung clockwork ng Tidehunter. Easy level 2 talaga to. Kasi pag clockwork, pag nagka-cogs and battery assault na, dalawa yung kailangan niya. Kahit dito sa mid lane siguro, kukunin niya tong DK. Pero kasi ito, tanky yung DK. Tinapatan naman nila yung Terrorblade para naman makontest rin nila dun sa farm.
So, try lane versus try lane. Mid lane natin, medyo passive. Seso was with the bottom lane. Passive din. Oh, mukhang ito ang top lane yung magiging contested lane natin dito. Pero tingnan mo naman yung harassment na binibigay dito ngayon ni Kuro. Si Grimms at si Kimu pwede na rin humaras dito eh. But then pag nakahuli si Kimu ng isda siguro, sabihin natin eh, ililift niya papaya na. Lift na nga. O, papalapit sa tropa. Kuku, dropping low pero may barrow strike. First blood makukuha ni Grimms. Kuku yung mamamatay. Teams mapapa-TP out. Ang tagal ng channeling ng TP. Pero isang hit na lang yun ha. Pwede na mamatay dun si Teams. Ang tagal eh. Tumagal pa eh. Medyo nakinabahan din siya dun. Eto Armel, basic na basic lang sa may mid lane. 8-1-6-2, bottom lane naman tayo. Makikipagbaliwan lang itong dalawang teams na ito. Dapat yung damage output ni Terror Blade kayang tapatan ni Raven. Kasi pag walang metamorph yung Terror Blade, medyo hindi na siya ganun ka-threat. Pero tingnan pa rin natin kung paano yung magiging bilis ng items niya dito. Level 3, Yaj. Ito, Tidehunter, level 3 din. Level 1, Kuku, level 1, Raven. What? Okay, si 3, try lane. Basic lang. Yun, hindi early katulad, game. Hindi katulad ng nasa, nandun na si Rubik na pwede mag-pull ng creeps eh. Ayan, early game, banat na TNC agad while offlane pa yung TB. Ayun, pwede. Mm-hmm. Kaso nga lang dun sa tinry nila kanina, sila pa yung nakakuha na ng kill dahil nga online-online pa yung meta. Ito may static storm. Siki mo lang yung nahuli sa loob. In terms of last hits, Tidehunter and the DK, yung may masarap na buhay. Sumusunod dyan, Clockwork, Luna, and Terrorblade. I can't believe Terrorblade na 6-6 siya dito sa may top lane. Mahirap lumaban kapag walang meta eh. Pwedeng-pwede siya i-go, pwedeng-pwede siya patayin. Barrow strike, ayan na. Thunder strike. Na may lift tayo dito. Raven, magra-right click. May Lucent Beam ba? Lucent Beam! Pero nandito si Grimms at magsusunog lang. Barrow strike. Eto na lang ito i-go nila. Pero si Teams dropping low, mamamatay yata. Nakamag-magic stick pa si Kimo. At makakatakas yung kuya mo. Masesecure na lang yung kill dyan. Pero Kuku yung kapalit. 2-for-1 trade. Kita mo rin yung position ng dalawang supports dito. Mag-aalangan ka talaga kung sinong uunahin mo sa tatlo. Kaso nga lang dahil na naman dun sa initiation ng TNC, nakuhanan pa sila ng dalawang heroes. So nagbabalik na dito si Teams. Pero mukhang mabibigyan nata ulit siya dito. Lang yan. Kakabuhay lang yung Sun King. Barrow strike kay Rubik. Nandito na si Kuku. Teams dropping low. Raven with the right clicks. We'll try to juke him out on the tree line. Kimo, mamamatay dyan with a Lucent Beam. Pero si Teams, may barrow strike in a minute. Meron. In a second, eto na yung barrow strike. And now, Grimtok. Teams susunugin pa. Nagping na. Huwag ka na daw lumaban. And double kill by Raven. Tabang dito naman sa may bottom lane. Yaj. Nakipagbaliwan lang si Sam H dyan. Pag nag-level 6 tong dalawang to, iiwanan na yung bottom lane. Lahat uwi na naman dito si Teams. Walang TP yan. Cooldown pa. Lahat nasa upper bracket pa. Kasi round 1 pa lang. 4 minutes in. 3-3 yung score natin. Less than 1k gold advantage para dito sa TNC. Pero ito. So 28-25. Nakakabawi dito yung TNC in terms of last hits ha. Saka nakilala naman din natin si Sam H kapag nabigyan siya ng magandang lane. Maganda yung nagagawa niya, di lang para dun sa mid lane, pati na rin dun sa kanyang carry. Pero ito si Raven ha, alam nilang wala yung supports niya dyan. So pwede siyang i-go. Kaso nga lang yung mid lane, ayan, the support duo, Kuku and Teams. Mukhang gusto nga nila i-go dito si Carl. Nabigay na yung Tinker niya. Huwag na natin bigyan ng maagang Boots of Travel pa. Kasi pag nakapag-boots of travel siya in, let's say, 10 minutes? Less than 10 minutes? Pero yung bottom lane, ako, gino dito si Yaj and Raven.
will take the kill. I mean, Sam H will take the kill with the help of Raven. Pero dapat, kay Raven intended yung kill na yun eh. Pero ngayon ah, hindi katulad ng first game na hirap sila makakuha ng kill. Pero ngayong mas gusto ko talaga itong second game na to para sa TNC. Pero ito, balik lang sa pag-farm ito si Armel. Meron na siya Elder Dragon form. Oop, Yaj na naman. Kakabuhay lang yan. Ayun na, ginamit yung Kags. Pero may Barrow Strike Gash, Lucent Beam. Ako, nag-battery assault. May Lucent Beam pa yan eh. Lucent Beam and the Ravage kinumit. Kinancel yung TP ng Rubik. Baka kasi mabigyan na rin siya doon. Pero eto, ginugo naman nila dito si Carl sa mid lane. Trying to delay yung kanyang Boots of Travel. Pero nagamit na rin yung Elder Dragon form dito ni Armel. Pwede naman na bawasan rin nila yung mid lane. Habang ito naman sa bottom lane, sila naman yung bumabasag. Pero habang bumabasag sila dyan sa bottom lane, yung Terror Blade sa side ng Execration, ayan o, nakakabawi. Ito na naman nga, nabigyan na naman ng mga gandang lady si Nando. Tamang farm lang siya habang yung limang heroes dito ng TNC, busy sa mid lane saka sa bottom lane. Ayan, nakabasag na sila. So I think time to bail out, time to transfer lanes. Di pwedeng pabayaan yung Terror Blade. So, 2 minutes delay po tayo. Kaya sa mga nagtatanong, bakit di namin agad babasa yung Twitch chat ninyo? Opo, Carl! Body blocks! Body blocks! Oh no, Kuku mamamatay. Pero eto lang ha, si Carl na Barrow Strike nandito si Kimo. And binugahan na lang dito doon ng apoy. Armel, kailangan niya mag-out. Nag-expire na yung Dragon Form. Uy! Pero mukhang lalaban pa nga dito si Armel. Labanan niya? Bubugan niya pa ng apoy pabalik. Ready pa dyan si Tims, ha? Bubugan niya na po ibalik. Sino bubugan niya? Ayun! Para si Kimo! So, Tims, kailangan niya na mag-out. Nag-magic stick na yan. Baka masusunog pa siya ng Liquid Fire. Sabay, balik lang itong si Carl sa mid lane. 7 minutes and 7-4 yung score natin. 2K gold advantage para dito sa TNC. Pero si Sam H, nagbabalik naman dun sa top. Nilipat na siya sa top. Tinapatan yung Terror Blade. Salam niyang hindi siya pwedeng i-go dyan ng Terror Blade. Napaka-tanky ng Tide Hunter. Tingnan mo naman. Pakatapang. Patapang talaga. Pero doon, eto sa... Now sa Riverside. Na-lift si Kuku. Mamamatay. Anong ginawa ni Kuku doon? Kinuha niya yung double damage. Naka-double damage siya kanina eh. Sinecure niya na lang muna. Oh, kumuha siya ng double damage. Rune. Dire's middle tower is under attack. So Raven. Uy, naku, nakabasag ng tower si Armel sa gitna. Doon naman sa top lane, na-hold back na si Nando, napa-atras. Saka ganda ng ginawa ng TNC dito. After na makuha ni Samish yung kanyang level, sa kanila tinapat doon kay Nando. Live na live po ito mga sir. Delay lang na mga 2 minutes. So yung mga shoutout nyo dyan, huwag na kayo magtampo. Wala yung magtampo na hindi namin agad mabasa. Anti-stream snipe lang din. Alright? Pero the support duo along with Raven nasa may bottom lane. Habang si Sam H naman nagtuloy-tuloy lang. Meron ng arcane boots yan. Wow, maagang pipe na yung gusto niya dito eh. Armel going for the blink dagger. And wait lang, may hinahabol sila yung Eclipse sa Tinker. Sabi dito na Armel, relax, you're fine. Dominating na dito si Raven, ha? Dominating. And tingnan natin yung Tinker. 1-2. Ang layo niya pa sa kanyang Boots of Travel. Nadedelay. Yun na yung dapat gawin dito ng TNC. Pero yung hookshot. Oh no, dual breath. Ice Path will catch Armel. Nako, nandito na si Kimo with the lift. And the Terror Blade is there to help him out. Oh, mamamatay yung ating DK. Pero tamang-tama lang rin doon. Yung pagkakadali nila yung, para maantay yung etong si Kimo na nagtitip at nagamit na rin ni Nando yung kanyang meta. At pwede sila kumuha dito ng tower sa gitna. Habang sulitin patay na nila. Pa yung DK. Kailangan nila sulitin. Kaso nga lang, medyo mababa ang buhay ni Nando. Pero ready naman yung kanyang Sunder dyan. Pero si Raven mukhang makikipag-tower trade lang dito. Sam H kasama niya dito sa may top lane. Chubbs15, shoutout sa'yo sa Notre Dame dyan sa Jensen. Pero naku, may Kags. Papalag ba? Na Lucent Beam? Ah, okay, meron naman palang Haste Rune. Nanggugulo lang. Magpag-baliwan na yan. Magra-Rocket Flare pa yan. Oh, di ba? Magra-Rocket Flare pa. Basic lang.
Abang si Raven mag MOM yung MOM yung item. Mag MOM hatid. Papahatid na lang yata yan. TP's coming in onto the mid lane. Kailangan na ng ulti dito ng dalawang support. Meron na si Kuu. Si pero Kuu, si Teams, si Teams kasi wala pa. Lagi isang kasama sa mga clash eh. Dire's middle tower is under attack. Saka namamatay rin siya. Uy, nakita ito. Si Grimms. Barrow strike. Jakiro, mabubuhay ba na Dragon Tail may stun at binuga na ng apoy. And si Kuu nakita na rin. Thunderstrike na lang muna kay Nando. Pero mukhang lalaban sila dito. Ah, pero they fight! Dragon, static storm! May stun. Yun na. Yung stun kay Nando. Nando is out. Hookshot. Ako sa Krips tumama. Oh, at nakatakas si Yaj. Pero yan. Kinalad. Sila dito. Online pa yung Elder Dragon form. Matutuloy-tuloy yung TNC dito. Kukuha ni nila yung Tier 2. Susulitin nila. Tower sa taas. Samantalang ito naman si Carl. Pinipilit niya naman na makakuha yung kanyang Boots of Travel. Raven. Lahat sila yata nandito. Lahat sila nandito ah. Yep, that's all of them. 15 minutes boots yung Tinker. Saka mahirap dito ah na mag-commit sila kasi meron pang ravage dito at saka ayaw nilang palagan. Pero basta as soon as Tinker gets his boots of travel, mahirap na mahirapan yung TNC na habulin siya. Ayan, 1-6 na oh. Punti na lang. Apat na daan na lang. 400 na lang yan. Mukhang mapabilis na nga dito yung kanyang boots of travel, ah. Hanggang gagawin dito ng TNC, isa-scout out ba siya? Or pababayaan na lang na magka-boots of travel? Mukhang bigay na yan sa kanya, eh. Wala pa na, nakapag-Hood of Defiance na dito yung Tidehunter. Eh, pwede na bilhin ng DK yung Blink Dagger. Mukhang iniisip niya muna kung anong tama. Tinatangke niya na lang eh. Tinatangke niya yung March eh. 13 minutes and 10-6 yung score natin. 5k gold advantage para dito sa TNC. Pero Boots of Travel, kompleto na dito kay Carl. At Shadowblade naman na para kay DK. Yun na yung gagawin dito ni Carl. We'll do Tinker stuff. And all he needs to do is stall the game as a... Stall the game hanggang makapag-farm na or makapag-item. Hookshot. Nasaan? Oh no! Hookshot dito kay Sam H. Pero may Ravage yan. At si Kimo, may pwede niya pang kunin yung Ravage. Ravage! Uy, ayaw! Ayaw niya pa ibigay. Ayaw kasi niya. Pwede niya makuha eh. Oo. Pero ito, ginugaw oh, nila si Teams dito. Mamamatay dito pero Kimo yung kapalit. That's a Carl with a kill on Teams pala. Solo niya pa dun. Pero may isa delikado kung kinumit na nila kanina yung Ravage. Pero pwedeng ito, ibalik, pwedeng i-return. Hahabulin pa yata nila dito kung sino pang mahahabol. Si Carl ata yung gusto nila, Jazz. May scout sila. Pero yung top tower dun, ha, top lane, binabanata na nung Luna at ni Kuku. Pero yun, nag-TP na nga dun pabalik. Ito namang si Nando. Pang Def Raven. Meron ng MOM going for the 4 staff and Hurricane Pike mamaya. Pa-farm na lang muna si Carl. Blink, magbi-blink dagger na yan. Kahit na medyo natagalan yung kanyang Boots of Travel dito, mukhang mapabilis yung kanyang... The Shadow Blade. Nakita si Carl. Dagger na kun. Nabati yata ako. Ay, naku po. May high spot macro fire. May lift. Di niya alam na marami sila dyan. Asan yung mga tropa pips ko? And a hook shot. Pero nandito yung Tidehunter. Kakayanin ba nila dito yung DK? May Ravage ba? Ice Bat will both catch him. At nakataka. Patay. Si Nando pa yung namatapatay ni Raven. And si Armel. Makakatakas. Pero napaganda pa yun sa execution. Di namatay yung kanilang Tinker doon. Kaso nga lang namatay naman si Nando. Namatay si Nando. Kay Raven at mukhang pati doon kay Disruptor. Ayan na, Raven. Itinamaan pa ng racket. Basic lang daw sabi dito ng Luna. Habang dito naman sa side ng execution, tingnan natin, Tinker, Blink Dagger na ba? Malapit na. Pero hanggang ngayon, nawala pa silang nakakuha na objective dito. So, kailangan nang i-take advantage ng TNC. Wala pang objective. Pero kagaya nga ng sinabi mo, may time limit dito. Yung TNC kasi once sa execution naman yung magtuloy-tuloy dito, kayang-kaya nila bumasag ng kahit kung gaano pa nila gusto.
And now Roshan. Sam H may Ravage yan. And may 4 stop. Ako nakita na sila. Nice pata na. Now they know, pero si Nando, walang plano. Kasi kinumit niya na yung metamorph niya dito eh. Oh, so kukunin niya na lang yung tower na yan sa bottom lane. Habang yung tinker naman, pero wala din pero pakialam. Pero si Yacha may balak na may team dun. Kaso nga lang nakaharang si team. Yep. 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 Ayun, nakuha. At naku na, Baro Strike. Battery Assault Gash, right click damage, at mamamatay si Yacha. Pero ito, inahabol pa may nga nila yung si Kimo. Back. Si Kimo nahuli. Patayin pa yung right click damage, oh. Ginuguhan pa ng apoy. Armel killing spree na 16 minutes and 14-7 yung score natin. 7k gold advantage. Kailangan tumakas ng Tinker. TNC, kailangan niya umalis. Tama, kailangan niya na mag-out dyan. Pero blink dagger na siya. Ito, Armel. Nag-dragon form niya. Nag-dragon form na. Raven naman na sabay top lane. Kakayanin niya dito yung Tinker. Kung kanina si Raven, matapang na nga siya na disruptor lang yung kasama niya, binabasag niya yung top lane. Ano pa ngayon ang meron siyang Aegis? Kailangan nila sulitin yan. Terrorblade, check item. Ayun, meron ng Dragon Lance going for the Arcane Pike na rin. Sama-sama, apat sila. Apat sila dyan. Sam H. Nagiyang tato mag-ravage eh. Pero may smoke yata tayo makikita. Ayun. Smoke. Sabi dito ni Kaspogi, Pinoy team din ng XM. Masyado kayong hardcore sa TNC. Tama nga eh. No? Naku, yung ano niya dun, ward niya dun, merong sentry dun eh. Kita sila siguro. Alam. Pinipingo. Oh, nag-limps back yung Rubik. Barrow strike. Right click. And Wicked Sick para kay Raven. At magta-transition sila dito sa may mid lane. Pero nandyan si Carl. Handa naman siyang mag-defend. May banta ba? May banta? May banta ba ng Metamorph? Malapit. Pero yun lang. Makukuha nila yung tower. Pero yung Luna, pa-BKB na siya, pakasigurado na siya na kahit umabot ng late game, meron na siyang assurance dito. Pa-BKB na. Grims. Naku, nakita! Nakita si Grims! Barrow strike. Tower yan, no? May barrow strike yan. May right click pa. May buga pa ng apoy. And Grims, boy! Boy, 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 boy! Ayun, Tims will take the kill. Tower. Oh, mabasag ng tower kanina. Eto si Raven. At saktong-sakto, matutuwa si Herbs nito kasi siya yung sunod. Game 3 daw. Alam na, kilala na kita, Herbs. Di ba nga naliligo eh. Di ba nga naliligo eh. Pero ito, hindi natin napapansin ah. BKB na si Nando. BKB. Oh, BKB na. On the way. Inatid. BKB na siya. Check. Eno. Oh, BKB din siya. Tining. So, pwede siya. Kasi kanina, naso solo kill siya ni Raven eh. Nagsasama eh. Mas nauna pa siya mag-BKB. Pero dapat, kasi nga, nauna siya mag-BKB, kailangan niyang gamitin ng maayos. Kasi minsan, di ba, kapag una ka nag-BKB, after a while, mga siguro, 5 seconds na lang yung BKB mo, dun pa nagka-BKB yung kalaban na full. Full time, no? 10 na BKB. Tinker nasa may bottom lane, pero nag-PP na yan eh. So, pinahabuli nila dyan. Marami na nag-piping. Nagugula na yata sila, pero Aether Lens now onto the Tinker. Western Australia, Hated Scream 03. Shout out sa'yo, boy. It's I Might. Dito yung cast. Kasi po mga sir, kami yung official Filipino coverage ng Dream League Season 9. And according sa partnership, dito daw. Pero 5 na. Itong si Tide Hunter. Meron ng 4 survivability.
ni Sam H. Kanina, na hindi talaga siya nagsusurvive kanina nung game 1 rin eh. Oh, pero kita nahirapan. Mo naman dito ngayon na sobrang tapang niya. At ito naman TNC. Gusto naman nilabasagin yung bottom tower naman. Pero nakikipagsabayan na ngayon yung execution. Oh, umabasag na. Ito, babasag na rin sila dito. Yan dyan si Yaj. Nandyan yung Siege Creep. Nandyan si Kimo. Pero kailangan pwede na nila bumalik dito sa bottom lane. Pa-silver edge na si Armel. Nag-TP. Oh, nahuli pa. Static Storm, my lift. At naku, kukubuhay pa na Ravage, mga sir. Kimo is out. Clockwork yung susunod. Dominating si Armel. Pero yan, mukhang tutuloy-tuloy sila dito. Ipipressure naman nila yung creep wave. Kita mo, pag nayakit pa nila yan, tatlong waves na dito yung naka-pressure kahit na may Tinker doon sa kabila. Okay, si Raven. Makikita yata si Grimms. Ano? Nakita siya dun eh. Yung taunt ni Raven, parang leap eh, no? Parang leap. Ayan, parang leap. Sa TNC. Ah, sa TNC. Nakita nga yan. Nakita niya nga si Grimms dun. Mm. So, titignan natin si Teams. Blink Dagger. A medal pa. I'll take that. 22 minutes and 18.7 yung score natin. 12K. Good advantage para dito sa TNC. At ito naman si Guard. Kailangan niya na makuha yung kanyang Aghanim Scepter. Pag nahuli yung Tinker, lagot. Pwedeng maka-high ground naman yung TNC. Pero kasi wala silang, yung TNC dito, walang way to scout out the Tinker. Maliban na nga lang sa wards siguro. Oo, wards na lang talaga. At siguro yung Static Storm. I mean, Kinetic Field. Silver Edge na yung DK. BKB na si Raven. Ito na yata yung timing na hinihintay dito ng TNC. Kaso nga lang, hindi na ganun kahaba yung kanilang time limit, ha? Yeah, tama ka rin. Yung time limit. Yung Terror Blade, oh, nag-farm lang. Nahanap-inahanap nila yung Tinker, pero umuwi na ng bahay yun. May pakain si Koenig General. Depende kay Kuya Nick. Di ba po alam? Di natin alam eh. Kasama niya naman si Raven. Kanina magkasama din doon sila. Sila yung nakakapag-kill. Pero tama na rin itong ginawa nila to. Ayan oh. Tinker Wards. Pero Blink Dagger naman para dito kay Samage. Push lang. Raven and Samage bottom lane. Ito na yung Terror Blade. Ako, napatipi pa pauwi. Tsaka kita mo naman yung ginagawa dito ni Carla. Pero namukhang mapabilis nga dito yung Aghanim Scepter niya. Radiant's bottom tower is under attack. Nagpipin sila din sa bottom lane. Kailangan din nila ito i-push out. Kailangan kasi sabay-sabay talaga tatlong lane. Eh. Kasi Tinker yun eh. Top lane, Armel. Medyo timing yung mapa. Ano kayong timing? Ano ba yung timing na hinihintay dito ng TNC? Then, hirap sila mag-high ground eh. Diyo sa Tinker talaga eh. Yung talaga dapat yung hanapin nila eh. Saka ang problema kasi dito, kahit na makommit yung Ravage, kailangan maganda yung sunod nila. Saka, kailangan na rin kasama yung Rubik sa Ravage. Kasi yung Rubik, sobrang dami niyang pwedeng agawin nga na skills dito. Kagaya ng sinabi natin sa draft pa lang. Pero mukhang mas mapapahirapan pa sila. Ito na nga yung sinasabi ko. Na mag-aganims na. 100 na lang, kulang eh. Mag-aganims na yung Tinker. And after that. Pero pwede namang antayin muna ulit nila yung Roshan. Pwede. Aegis cheese. 1 minute. Pwede. Pero kasi kapag nakapag-aganims na yan, masyado nang makulit eh. Ayun, Yen 17. Eto, higher kindly greet Lorraine na belated happy birthday February 9. So belated happy birthday sa'yo, Lorraine. Hello, hello. Radiance Middle Tower. Maligayang bati sa iyong karawan. Roshan, 1 minute and 14. 18-7. 25 minutes. 14k net worth lead para dito sa TNC. Four stop na yung clockwork. Ayan na, Aghanims na. Ano pa ba yun ito? Magpapaulan na lang yan ng rocket. Pag may Bloodstone pa yan.
magpapaulan na lang ng rocket yan. Pero ito, gusto na nga nila humay ground dito. May Ravage sila, may Dragon Form. And ito si Nando, oops! Hindi nag-meta. Pero si Raven. Hookshot! Kumunekta kay Armel! And now the BKB's Ice Path. Eto pa si Armel, INB na lang muna. Magpapahabol ba yung TNC? Kita mo naman kung gaano kasakit yung nakameta na Nando na meron pang BKB. Pero nakuha na na sila dito ng tower at mukhang shrines na lang daw muna. Di na masama para sa TNC. Wala rin casualty. Uy, di nila nakuha. Ahabol yan, oh. Wala rin casualty sa side nila. 14, 13, 12, 11. Roshan, malapit. Ayan na. Countdown na ng Happy New Year. Pero hindi pa nga nagamit yung Ravage doon, ha? Wala. Elder Dragon form lang, nagamit nila doon. Kasi kapag nag-Ravage doon, wala rin. Eh. Nakapag-BKB din yung Terror Blade. Pero pwedeng-pwede sila nga kumuha dito na Roshan. Alam nila na walang meta. Mm-hmm. Ayan, wala. Pwede. Diyan na, oh. Nag-aantay na, oh. Tumatayo na lang, oh. Blink out. Yeah, tiningnan na. Chinek ni Team Soft. Piningnan na. Meron. Roshan, sabi niya. Roshan! Sama, mabilis na naman. Roshan tayo. Dito, ah. Meron pa silang medal. Hindi pa 39 si Kuya Nick. 29. Hindi ko alam. 29, pero ito may double damage rune pa yung DK. Malapit na rin mag-cooldown yung kanyang Elder Dragon form. So, iko-contest ba ng Execration? Nando, nandito. Uy, bilis nun ah! Bilis! Nakuha agad. So, na kay Luna. Pero ito, manta na rin siya. So, pwede siyang pumush-push dito. So, Sam H. No, Pinker, kinansel yung TP. Kinansel yung TP. Dun sana yun eh. Dun sana ti-TP yun eh, no? Nakita. Now, Teams. Pero ang hirap ulit. Alam niya nandun. Napakakulit na niya, may Aghanims na eh. Pero magpapera ito, na lang yan, no? Dito, pero nakabasag naman tower dun sa baba. And now, itutuloy nila. Uy, Dragon Form, naagaw! Naagaw! Ayan yung malit, oh! Malit na dragon! And little dragon! And yeah, she's down. No, Armel pa yung nakakill doon. Pero ito si Kimo, the little Rubik Dragon, mga sir. Lipad. Ba't maliit? Meron. Peke, kasi peke. Ano ba? Pero kasi ito, maliit, hindi sila maliit. Nakatuloy. Ang sakit ng damage na naibigay nila dito kay Raven. Kita mo naman na gaganon na lang yung buhay niya kanina. Kaya kinamit niya na rin yung BKB niya. Pero out na daw muna kasi may maliit na dragon yung kabila. May cute na dragon. Tsaka hindi pa nga na ako sumit yun dito. Hello? Meta, tama ba? Oh, meta. Metamorph. Ayan, hindi pa. May macro fire pa yan. May agaw skill pa yan. Pero si Sam H, may Ravage. Lang yan lang yung pwedeng masandalan dito ng TNC. Pero, if anything goes south, the lift. May sentry dyan. Kita, oh. Dideward na lang muna. Pero mukhang kakalma muna ulit yung DNC. Tamang fake back lang. Fake back nga ba? Or totoong back? Fake lang. Ayaw nila basta naka-pressure na kasi yung lanes eh. Yung bottom lane na yung hindi. So, Raven nandito. Kuku, may static storm at kinetic field pa. Uy, na-dodge yung rocket. Basic. Pero meron na ulit siyang BKB dito. Tutuloy Ice Path pero nakapag-BKB si Armel. Hookshot! At ayun, nakatakas agad. Grabe naman si Raven. Grabe naman this guy. Pero yan, yung taunt niya parang kwantala, parang lip na kayo. Eh. Pero ito, nakakamit na yung dalawang BKB dito. Ha? So, yung Tinker, oh, nag-creep-skip na doon. Ay, ako, napalayo niya na yung creep-skip. Sabi niya, basic ano lang. Ano item na na? Pa-hex na, no? Hex na. Pag nag-hex yan, tapos yung game 2. Pero ito, nag-smoke na sila dito. Sino ba nga hanapin nila na kill? May Terror Blade. Si Nando, ah. Merong Jakiro. May TP ba yung dalawang yan? Ayun, nagpining na siya. Oh, nakaramdam na eh. Tip back na kayo, boy. Sabi dito na X eh. Kasi pag nahuli pa kayo, lagot. Pero alam nilang tunay yan. Nandyan si Grimmsley. Oh, Barrow Strike. Right click. Nando. Naka-Shadow Blade. Pero may Glimpse back. Uy.
BKB. Naka-BKB. Pero yun, wala silang nakuha ang kill doon. Nakapag-out yung dalawang heroes dito na execution 30 minutes in. 19-7 score natin. 19K goal advantage para dito sa TNC. Samage, may Ravage pa, may Eclipse pa. Lahat pa, may Dragon Form na nga oh. Lahat ng ulti nila nag-online na lang sa kakahintay. Ito na yung pipe. Kinamit. Pero alam nila na wala ng BKB. Sa gilid na si Samage. Siya po mag-gilid. Ayan na si Armel, nakapag-BKB. Nagawa na naman ng Dragon Form. Oh, na naman siya ng Dragon Form, pero nag-hookshot. Kumunekta dito kay Armel. Glimmer Cape out na lang muna. Pero nahirapan nila, pumasok. Alam kasi, mahirap nga kasi na mag-high ground dito yung TNC. Pero alam na nila ngayon na nagamit na rin yung meta. Salt Keras na si Armel. And now, pa Heart of Tarrasque pa. Sam H. Dito lang yung pipigilan yung creep wave. Hanggang dito na lang kayo. Pero grabe yung tsaga ni Sam H. Yung iba, nakaganon talaga yung grabe tsaga niya. And Aegis, babawiin. Malapit na rin. Kalahating minuto na lang. Sorry, Case. Papa-shoutout sa mga bossings nila. Si Rivansan, Syricon, Sundaram, at Satish. Thanks in advance po. Thank you din sa panonood. Shoutout kay Cyclone, Gabi Knights 06. Ito na naman tayo sa TNC, slowly but surely. Pero kung tumatagal, hindi pwedeng matagal. Yun nga, no? Kasi pa, Silver Edge na yung Terror Blade, oh. Hinahanap, nakita niya si Teams, eh. Kanya, baka nandyan yung mga tropa pips niyan, kaya sibat na muna tayo. Pero bibili niya na lang. Ayun. Ultimate Orb. Di pa nila nahuhuli si Carl simula kanina. 2-2 yan. 2-2. 2-0. Di makapasok ang TNC kahit may Aegis of the Immortal si Raven. Banawi na. Going for the Lincoln Sphere na yung Raven. Item check daw. Item check. Alright. So ito, pakita muna natin. So for this Raptor, Glimmer Cape para dito kay Kuku. Solar Crest and the Blink Dagger 4 Staff Gem para kay Sun King. Armel naman, Silver Edge, AC, BKB, Drums, may Cheese, Luna, Butterfly, Manta Style, Hurricane Pike, plus yung BKB para naman sa Exe. Notable items, Blink Dagger, dun kay Rubik. Oh, ano ko ang skill ni Cape? Fire lang. Dragon Breath or Fire Breath. Para naman dito kay Tinker, yung kanyang Boots Aghanim of Scepter, Travel, Aghanim Scepter, Aether Lens, Blink Dagger, Soul Ring, four staff kay Clockwork at Jakiro. Pero yung Clockwork natin, may Blade Mail. Pero kagaya na sinabi ko, kinagandahan rin kasi dito sa Tinker, kagaya rin ang sinabi mo, na hindi nga siya namamatay after niya makuha yung kanyang Boots of Travel, saka yung kanyang Blink Dagger, di na siya nahahanap dito ng TNC, kaya nagtuloy-tuloy na rin yung kanyang items. Pero Aghanim Scepter, buo na rin dito kay Tidehunter. Yan naman si Raven. Oh, gusto talaga dito. Kanina pa yan eh. Oh, yan na, nakuha mo na. Pero naku, nalip. Naagawan pa ng Lucent Beam. And Raven, napa-BKB na lang muna dito. Kailangan niya mag-out. Napaka, medyo clumsy, pero nakuha niya. Tsaka, ang hirap doon. Sobrang layo nung Tidehunter kung nag-commit sila doon. Mm-hmm. Tidehunter. Nahabol. No, Hex. Ayun ako, naka-Hex na si Carl. Lagot si Sam H dito. Oh, yung kanyang gash AOE na. Mala AOE na. Baby Shark pa shout out po sabi ni Cheche 05. Di ako ma-shout out. Ayun. Sabi ni Aceman. Si Aceman, pansinin mo na kasi mas para masaya. Pansinin ka ni Baby Shark. Nahihirapan lang ako tumingin sa dalawang screen kayo naman. Yep. Wait ata ng TNC magka-item TB bago nila tapusin. Sinabi dito ng kaibigan nating si Gabi Knights. Okay, pero mahirap kasi nga talaga nung mag-hide lang para rin sa kanila. Kasi yun nga, tama rin naman si Pogi ko, Pogi mo. Hindi kasi pwede mag-greedy naman to na dun sa laban ng, ayun. Pinilit nila. Oo, natalo. Pa-shoutout naman pa Happy Valentine, sabi ni Dude daw. Pwede yung Sam H, pwede na siyang mag-spam dito ng gash eh. Papasok.
Kaya check natin dito may mga items. Clockwork. Mukhang isa ulit na Roshan. Oh, isang Roshan ulit. Ayan na, oh, madali lang. Oh, bilis lang. Oh. Hey, one. Tining. Napakabilis ng Rosh timer. Ang tanong, di pa alam ng TNC na may Roshan. Ayan na, makikita na ni Armel. Naku, nakita rin ng clockwork. Nagping yung parehong team. Dalawa sila dito, Armel and Raven will take the rush na nakapag-smoke na yung Exe. Dito magkakatalo. Dito rin nagkakatalo sa TNC, ha. Dito sila nadadali sa Roshan. Oh, Armel. Nagping, nagping. Sabi, baka nandyan siya. Bugan talaga itetch mga sir. Sandstorm yung nakuha doon ni Kimo. Nag-hookshot, di nag-connect. Di nag-connect. Kung nag-connect yun, may susunod talaga. Pero ito, ito naman yung laban na kanina pwede nila ibigay yung Roshan. Mm-hmm. Pero ngayon to hindi na pwede. Hindi na talaga dahil... Kasi pag nakakuha ng Roshan dito... Pero may refresher shard. Pag nakakuha ng Roshan dito yung Exe, malamang sa malamang makakuha sila siguro at least isang lane of rocks. Isang lane of rocks sa side ng TNC. Kasi double metamorph. Mm. At palagay ko, mas okay yung double metamorph na yun. Pero yan, nakumita dito yung static storm. Kanina ko naman kay Kimo! So, unstoppable streak na si Armel. Ilang minuto bago nagkaroon ng kill? Kailan yung last kill? Pero ito, dahil nga nakuha sila ng kill dito, tingnan mo naman kung gano'n sila kabilis bumasa ng Roxanne. Wala na eh. Malayo na yung tauhan ng X eh. And they will take the Roshan Refresher Shard. Para kay Sam H. Sam H. Double Ravage. Oh! Pero ito, ito na ata yung naantay ng TNC para makuha na nila itong game na to. Pero siguro kung makuha lang ng blind Barrow Strike, yung Tinker sa gilid, napakalaking kill yun para sa TNC. Kaso may pa-BKB na yung Tinker, oh. Tanong-pano. Yun lang, tanong-pano kasi nakakapag-create ng space. Nag-commit. Naka-gem ba sila? Naka-gem. Naka-gem si Teams. Oh, nag-commit na. Farm-farm na lang muna yung gagawin dito ng dalawang team. Heart. Kukumpletuin muna ng DK. River. Pwede niya bilhin yung River. DK na yung gold niya. And Raven already with the heart. I mean, Aegis of the Immortal. Wala pang Epi na nagagamit. Ayan, sabi dito ni Senjo. Rain pa shoutout kay Lonzo Jacob, sabi ni Flippy Fad the 01. Sure ball win over 38 minutes. Yun, General, salamat sa pag-shoutout, sabi ni Ricky Ace. Maraming salamat din sa panonood, kasama yung mga kasama mo diyan sa office. Ayan. Hello, hello. Ano yung plano dito ng TNC? The longer this makakuha game gets, ng... eto lang ha, mas nakakayang matalo na 30k net worth na yung lead mo. Hindi, pero kasi sobrang hirap nga na mag-high ground para sa kanila. Tsaka kaya sila balik na rin dito na execution ng isang clash na. And now Lotus Orb dun kay Sand King. Para sa TNC, it's do or die. Kasi pag natalo sila dito, lower bracket for TNC. Sam, ayan, sabi dito ni Butchukoy, Sam H, blink ka, sabay Ravage! Na. Maraming sinirang tahanan yung Rosh Pit. Oh, there goes the smoke. Doon sa may sa may top lane. Si Raven yung magpapakita dito sa gitna. Oh, tingin ko, babasan nga lang si Raven dito eh. Ayan, oh, nandiyan sila. Oh. Ten. Uy, ginaw na, binaro strike na. And the Ravage, Static Storm, Kinetic Field. And another Ravage, Crimson Kimor, both out. Yaji is dead, godlike triple kill si Armel. Buyback, oh Carl, mamamatay din. Full team wipe na yun mga sir, GG will be called. Pero yun, eto na inaantay nyo ha. Inaantay na Epicenter. Epicenter, kinumit. Oh, hindi pwede, so, hindi mo kumit. Hindi, uy, ultra kill. Bigyan mo na rampage dyan. Wala na. Tapos na yung laban. Tapos agad, di ba? Ganun lang eh. Ganun kasimpleng encounter. Ganun kasimpleng yung initiative ng TNC. I-go natin to.
walang mawawala sa atin. Hmm. Siguro at least matatapyasan tayo ng 15K net worth kung mamatay tayo lahat. Pero we're still good in this game. Pero para ganun. Sa akin, maganda rin yung ginawa nila na kinuha muna nila yung mga items nila. Nagpakasigurado sila na makuha itong game na to. Pero para naman sa execution, maganda rin naman yung pinakita nila kasi kung tutusin, sobrang napatagal nila yung game. Kasi yes. Siguro kung hindi dahil rin dun kay Carl tsaka sa ginagawa rin ng ibang teammates niya, siguro matagal nang tapos yung laro eh. Yep. And then, pero tsaka sobrang risky, nakita naman natin kung gaano yung naging hirap rin ng TNC para makapag-high ground. Yep. So, inikot nila. Kasi kapag nadali sila doon, execration, siguro, sabihin na lang natin, yung hawak na gold dito, walang pang buyback yung TNC. Tsaka nasaktuhan nila eh. Na si Kimori nasama nila doon sa lobby, tsaka sa Static Storm. Walang naagaw sa kanila. Wala nakapag-BKB, right? No, nagulat sila eh. Sabay yung pangalawa naman nila na ginawa yun, sakto pa rin. Nakuha pa nila si Carl na walang buyback. Walang buyback. So, ayan, 26-7. Game number 3 is real. TNC forcing the decider match. And can they close out the series with a reverse sweep or execration? Makakabawi sila. No? Hindi pwede. Dapat kami yun. Kung tumagal yung game 2, matatalo kayo nun kung tumagal lang. Tsaka hirap rin kasi doon yung limit rin siguro nung farm ni Nando. Kasi meron kang Tinker eh. Kailangan na makuha ng Tinker yung mga items niya rin. Kaya yung lane na tingin ko halos isang lane na lang yung free. Siguro para sa Tinker hindi, pero para kay Nando, yung free na lane sa kanya yung bottom lane lang. Doon lang siya pwede magpakasigurado. Pero after nila makuha na ng barracks doon sa top lane, doon na siguro sobrang naging mahirap para sa kanila. So well said, Rain. And we're going for game 3. We have ourselves a series. Tuwang-tuwa si Herbs, kaya maligo ka na. Kasi last game na ito, TNC versus Execration, huling halakhak mga sir. We will be right back dito lang sa ating official Filipino coverage ng Dream League Season 9 right here at Wombex Combo.